walang other exercise ang pwedeng gawin yung kasi. Okay? Yung trunk control natin ay subscribe siya sa bakit gusto niya as early as possible mag-exercise kagad in sitting kesa in supine, kesa nasa hama. No. So first, greater opportunity to improve trunk balance as early as possible. Kaya mong ma-improve yung trunk balance. Second, mas maganda makipag-communicate sa PT kapag nakupo kayong pareho kesa sa nakatayo pa, nakahiga yung pasyente. Okay. Third, certain trunk movements can be employed over the patient. Kasi nga, mahihirapan ka na, for example, backward leaning. E kung nakahiga yung patient, hindi mo siya may-exercise, diba? And there are more functional activities, of course, than in sitting, than in supine. Okay, so yan yung mga reason kung bakit mas gusto niya as early as possible ma-exercise na kagad yung trunk balance ng patient. Okay. So, first, exercise natin yung trunk ng pasyente at different angle. Diba? Forward, backward, obliquely forward. Diba? Ganyan naman yun. No? First na kailangan natin malaman, first na kailangan daw natin malaman is nasan daw ba yung listing ng pasyente. Usually nag-list yung pasyente towards the hemiplegic side. Paso siya nag-release, no? Ang reason, yung pullback, kasi sabi ng pasyente, para daw mas mabigat para sa pasyente yung affected side. Parang heavier yung side, no? Pangalawa, yung uncrossed fiber of the anterior corticospinal tract, nagkakaroon pa rin ng innervation yung trunk ng hemiplegic side, kaya siya pa rin yung nag-open trunk. Diba? Or meron siyang Boucher syndrome. Pero yung Boucher syndrome kasi benefit yung upat. Diba? Nasa steps to follow siya. Upat. Okay. Kaya hindi siya kasama. Tanggal yun, yung Boucher syndrome. Talapos ulit yung Boucher syndrome kay upat. Okay. So, kailangan alamin natin yung listing phenomenon. Hindi ko may picture pa siya na nakaganon yung ano, yung therapist. Diba? Kasi para mag-i-elicit ka ng ano, na balance reaction sa pasyente. Okay. Ayan, evoking balance response sa pasyente. Okay. Pero usually hindi na ginagawa yun. Okay. Second, first is para kailangan nyo i-determine kung nasa yung state. Second, kailangan nyo i-determine kung ano yung state ng flaccidity or spasticity ng pasyente. Kung ang pasyente nasa stage 2 pa lang ng spasticity, mag-expect ka na poor pa yung control ng dynamic stabilizers ng shoulder. Kaya kailangan pit ng pasyente yung hemiplegic side. Diba? Nakaganon siya sa hemiplegic side. Okay, kakaharga niya yan. Kasi pag hindi, masakit, babagsak. Kasi nawala yung normal at medium elevated. Okay? Yung kapag trunk, yung goal ninyo, usually, ang ginagawa lang ay forward, obliquely forward. Dalawa lang siya. Kasi yung backward, hindi na siya part ng trunk. Sabi yan, ni Moonstro. Part na siya ng pagkocontrol ng hip flexor, pero eccentric contraction. Eccentric contraction of the iliopsoas. Yung movement backward. Di ba yun ang unang exercise ng hip flexion. Bukod sa mauuna yung eccentric, after nun, shortening. Diba? Yung may place and hold. Diba yun yun? Place and hold, ano lang yun? Iaangat niya, i-hold niya for 8 seconds sa back submission position. Lagi siya may place and hold dyan. Yung hold into positioning, nakaganon pa yun. Hold into positioning, yun lang yun. Ibig sabihin, iaangat niya, i-hold niya sa position, may maintain niya for technically 8 seconds. Kaya alam, in reality, diba, hindi niya kaya. Usually, 4 seconds na lang, kumabagsak na siya. Okay. So, yung first exercise natin is
forward thinking, assuming meron kang kayo, kinikita sa pagkakanda ng pasyente. No? So, kapag hindi pa kaya ng pasyente, kapag hindi pa kaya ng usually nakaipit siya, di ba? Kasi ang live ng pasyente, pumupuha. Di ba? So, ipitin nyo lang. Ipit lang siya. Lagi nyo lang, actually, wala naman sa kaya lang kasi, alam nyo yun, para lang hindi malalim lang. Or minsan, ang ginagawa ko, yung walker, nasa gilid. Kasi di ba maglalakad din, for example, naglalakad siya ng may walker, nasa gilid yung walker. Kasi pag may distinct phenomenon, baka bigla makita yung pasyente. Okay. Para safe kayo, huwag yung pupuhin sa monoblock. Actually, sa wala na kasi kayong veterans. Sa veterans, 10 minutes, huwag pinupuhin sa plastic chair yung pasyente. Kailangan wooden or bakal. Okay. So yung pasyente, sabihin nyo lang, yung control ay nasa trap. Diba? So technically, dapat hindi nyo siya hihilahin. No, kasi pag hinila nyo, passive lang yan. Kailangan, nakasuporta lang kayo kasi sabihin ko sa pasyente na mag-lean forward. Yun yung initial na management. Okay, tapos, lean backward, tapos obliquely forward, back sa original position, obliquely forward sa other side. Okay? Para siya pinoprogress, pinhold, hold into positioning. Forward, hold 8 seconds, tapos back sa original position. Tapos obliquely forward, 8 seconds, back sa original. 8 seconds ulit, back sa original position. Ganun siya, yung hold into positioning. Madali lang yan. Okay? Then after nyan, pwede nyong i-elicit naman yung combination of rotation, tapos intact yung position ng mic. Diba? At saka yung may rotation. Diba? Yun na yun. No? So pwede, intact mo na yung position ng head, wala mo nang control ng movement. Kasi progression din. Okay? So, rotation muna to the mirroring. Rotation muna to the left side, mirroring na lang. Rotation to the left side, ng intact yung head, tapos rotation din to the right side. Okay? Progression with seconds po. Nakuha ba? Okay. Usually sa pili kang ginagawa, yung pinching side, dalang. Okay? Pero kapag hindi naman toxic, pwede naman siya. Bilateral. Kaya lang ito kasi normal, walang problem. Okay? Tapos, make sure nyo lang na umiikot yung trunk. Laging ganun, no? Although, makikita nyo, ano ba yung drawback nyo? Kasi magkakaroon ng painful shoulder yung pasyente. Kasi imagine nyo kung ang problema kasi dyan, nahihirapan siyang mag-turn towards the normal side. Kung ito yung hemiplegia. Diba? Minsan, ang ginagawa ng pasyente, tinatraction niya. Hinihila ng normal yung affected limb. Ang nangyayari, nagkakaroon ng distraction. Mas prone siya sa shoulder subluxation. Nakuha? Wala kasing bandage for shoulder subluxation si Crohn's through may sipupat lang meron. Diba? Okay. So, kaya kailangan nyo siya tignan. I-ensure nyo lang na talaga umiikot siya. Tapos, kung kaya niya mag-hold, napahold niya. So, ang progression niya, rotation of the head. Punta ko. Punta ka natin ako, sir. So, ganun siya. Okay? Yun na yung head and neck movement. Okay? Next is scapular elevation. Okay? Kay pareho sila ng scapular elevation, si Brunstrom tsaka si Popa. Ang pagkakaiba lang yung position. Diba? Nakita nyo yung picture na nakaganon. Kaganon yung pasyente, tapos nakahawak siya sa scapula. Di ba may ganon? Okay? Yan yung facilitation of shoulder elevation. Pareho kasi sila ng principle. Kasi nga nawawala, kapag nag-PROMS ka, nawawala yung ilo-humeral rhythm. Diba? Or sorry, the scapulo-humeral rhythm yung nawawala. Kasi diba dapat, after 90 degrees, magkakaroon na ng upward rotation of the scapula. Kung hindi kasi, magkakaroon kayo ng active insufficiency of the deltoids. Diba? Naisip nyo ba? Nakuha nyo? So diba, hanggang dito lang. So, shorten na yung deltoids. Wala na siyang shorten pa. So, kung gagawin ang scapula mo, mag-rotate siya upward, parang kumapulit yung deltoids. Parang kapag-contract pa siya. Parang mabuo yung 0 to 180. So yun yung una. Nawawala yung active insufficiency na, nawawala yung yung ability ng deltoids na mag-contract pa beyond 90 kapag wala kang scapulohumeral rhythm. Pangalawa, syempre, pinaka-basic, prone sa impingement. Diba? Kasi hindi umikot yung scapula. Nagkakaroon ng premature jamming of the greater tube with
the approval process, no? Kaya kailangan kumikikot yung scam nila. Kasi, again, very common ang supraspinatus tendinitis, adhesive capsulitis within the first 6 months after mas-growth yung pasyente. Diba? Kaya iiwasan nyo yan, baka mamaya, walang ng shoulder subluxation, meron namang frozen shoulder. Diba? At very common yung frozen shoulder. Kasi marami kayong makikita ng pasyente na may CVA, tinitreat nyo for maintenance. Ang maintenance na treatment yung hindi for CVA, but for frozen shoulder. Okay? Okay. So, ano ba yung mga activity na pwedeng gawin dyan? So, since Boba, kailangan nakaupo, so upward elevation habang iniikot mo yung scapula. Mahirap ikutin yung scapula sa ganitong patient kasi nga normal yung scapula niya. Pero sa pasyenteng mayroong paralysis ng trunk, usually, hindi gumagalaw yung scapula at nakalabas yung scapula. Nakuha? Nakuha ba? Okay. Okay. Tapos, naniniwala si Krustro na hindi lahat ng muscle ay merong spasticity. Diba? Merong spasticity. Kaya naiiwan sila sa flaccid state nila. Alala niyo yung flaccid edema. Diba yung muling-muling sa flaccid S, serratus anterior yun sa edema. So walang spasticity ng serratus anterior. Walang protraction. Kuha niyo ba? Kaya naiiwan na naka-wing yung scapula. Kasi yung serratus anterior, lagi lang siyang flaccid. Nakuha niyo ba? Kaya, ang ginagawa ni Broomstrom, kapag mag-move ka ng shoulder, hindi ito di-discuss ni Pupag. Kapag mag-move ka ng shoulder, kailangan minumove mo rin yung scapula. Kasi walang nag-move ng scapula kasi wala kang serratus anterior. Actually, meron. Kaya lang hindi lang efficient. Kasi yung iba, spastic na. Nakuha? Okay. So, yung iba, so ano daw yun ha? Pagkakataon para mas strengthen yung serratus anterior. Kaya di ba yung progression ay pupush mo lang, pinapapush mo sa pasyente yung kamay mo against yung kamay niya against sa kamay mo. So ano lang yan? Parang nag-wall push up yung pasyente. Tapos relax 8 seconds hold times 10 reps times 1 set. Tapos push ulit habang nakaupo yung pasyente. So mararamdaman mo pag-protract yung scapula. Tapos relax. Okay? Nakuha ba? So, ganun lang siya. Okay? Nakuha? Next. Ayan, dyan lang kayo dyan. Reflexology question pa kayo. Ginagamit lang sa amin ng internship kung nag-aaral pa kami. Naka-class lang talaga sa palmar portion. Tapos doon mo siya gagalawin. Kasi mahirap siya nagagalawin mo ng nakapin. Kung manaka yung pasyente tapos spastic. Diba? Para makuputo lang yung daliri mo para lang na pabukang mo yung kamay ng pasyente. Okay. Next. So, generally speaking, shoulder subluxation mahirap i-avoid. Diba? Kasi, talaga, kung magkakaroon ka ng heavy pizza, meron siyang pizza. Talaga, kung magkakaroon ka ng shoulder subluxation, yung kailangan nyo lang ma-avoid dyan, yung effect ng prolonged shoulder subluxation tulad ng pain or well, shoulder impingement syndrome, frozen shoulder. At usually kapag merong frozen shoulder, merong impingement, it would lead to immobility, diba? Yung prolonged immobilization. At pag hindi mo ginagalaw, pwede siyang mag-lead sa atrophy. Diba? Pag nagkaroon ng atrophy, syempre mo susunod na yan. Okay? So, kaya as early as possible, kailangan ma-stimulate natin yung shoulder flexor, shoulder abductor, no? Actually, pati yung pectoralis major and shoulder abductor. Actually, isa doon yung pinaka-importante. Diba? Kaya sobrang dami ng exercise to facilitate shoulder abductor. Yung waist squeeze, diba? Yung rowing technique, diba? And modify rowing. Okay. So, paano ba natin i-release it? First, evoke natin yung entire flexor synergy para hindi mahirapan. Okay?
kunyari, gusto mong i-facilitate yung shoulder flexion, diba? Siyempre, mahihirapan ka kapag naka-extend yung elbow at naka-pronate yung forearm, kasi extension ng elbow, flexion ng forearm, extensor synergy. So, ang gagawin mo, i-take advantage mo yung predominating synergy niya. Kuha ba? So, gagawin mo, i-position mo siya kung saan marami yung flexor synergy para magkaroon ng elongation, para bumalaw yung elbow, yung shoulder towards flexion. Flex mo lang yung elbow, so pinate mo yung forearm, tapos sabi mo sa pasyente na iangat yung shoulder. So, i-take advantage mo daw yung una, evoking the entire flexor synergy. Una. Pangalawa, if possible, mag-apply ng resistance para mag-increase yung muscle strength. So, usually manual resistance lang. Okay. Third, movements are guided to avoid pain. Siyempre, kailangan kung mag-move na siya ng shoulder flexion or shoulder abduction beyond 90 degrees, kailangan ginagalaw niya na rin yung scapula. Okay. Next, patient's effort is first requested for flexor component or pwede kang mag-apply ng walang kamatayang tapping. May local stimulation. Tapping siya dati sa buka. Okay. Facilitatory measures are repeated and succession of agonist and antagonist responses. If kaya, kung kaya, yung succession kasi ng agonist and antagonist response, kung kaya niya nang mag-move outside synergistic pattern. Okay? Pero kung hindi kaya, kasi kaya niyang mag-flex actively, pero hindi niya na kaya mag-extend kasi yung extension ay extensor synergy. Okay? Pero kung kaya niya, hindi mas maganda, agonist, tapos antagonist. Okay? Okay. Next. For extension movement naman, pinakamadalas na ginagawa dyan ay bilateral technique. Okay. So sa may evaluation pala kayo after. Faculty and guidance evaluation ng 3 p.m. So, makapagulo. Sige. First na gagawin natin is bilateral activation of the pectoralis major and elbow extensor. Ano ba yung mga pwedeng gawin dyan? No? First, pag reflex mediated, head rotation towards the affected side. Reflex mediated yan. Diba? So, ENR, for example, rotation towards the affected side. So, magkakaroon ng elbow, active elbow extension. Kung ATNR yung gusto. Second, wrist squeeze. Wrist squeeze. So, papa-squeeze mo lang yung wrist sa pasyente, wrist ng PT sa upper X ng pasyente, out ng 8 seconds hold times 10 reps times 1 second. Okay? Then, pronation of the forearm. Kasi nga, pronation of the forearm ay extensor synergy. Kaya mas madaling mag-extend ng elbow kapag naka-pronate yung forearm. Okay? So, halaga, ang pasyente, pa-pronate mo yung forearm, tapos saka mo siya ipapa-extend. Okay? Kung kaya mo nang naka-flex, walang problem. Naka-flex, naka-supinate, tapos initial position, syempre, naka-flex yung elbow, tapos pronate yung forearm, saka mo siya i-extend ng dahan-dahan. Kaya kung nasabi ko kanina, magandang predictor ng level ng spasticity, yung ability ng pasyente na mag-combine ng movement ng pronation sa prediction. Okay. Next, ay trunk rotation towards the normal side, placement of the affected limb on the lateral aspect of the unaffected thigh. Diba? So ano lang yan? So para lang ma-stretch at ma-extend yung elbow. Okay. Next, tapos pwede kayong maglagay ng resistance dyan. Yung maglagay ng resistance. Pero kasi, hindi pa yun ang goal natin. Next, ay continuous stimulation syempre of the triceps. Tapping ng triceps para mag-extend siya po ng tapis. Okay. Bilateral rowing. Pag bilateral rowing, ano yung starting position natin dyan? Ano yung starting position ng bilateral rowing? Ano yung starting position ng bilateral rowing? No.
Ano yung initial position ng bilateral rowing? Okay, naka? Yes, fine. Naka-pronate yung forearm, naka-extend yung elbow. Ano yan eh? Combination pa ng power. Ganyan. Tapos kayo ng mag-awang. Kung yung gusto nyo naka-class yung kamay ng pili sa top ng pasyeng sa pulut ka nandiyan. So ito, predominating extensor tool. So meron kang extension ng elbow, adduction ng shoulder, pronation ng forearm. No? Tapos, yung end na position ng rowing mo ay naganto yung pasyente. Nakuha, naka-external rotate yung shoulder, naka-flex yung elbow, nakasubdinate yung forearm. Just ganun. Ganun siya. Ganun yung rowing natin. Nakuha ba? Okay. Kasi, meron tayong modified rowing. Pag modified rowing, paghahaluin nyo na yung movement combination. Nakuha ba? So, ganito yan. So, pwedeng yan ang ginagamit nyo for range of motion or pwedeng resistance. Siyempre, ang resistance ninyo towards elbow extension. Okay. Towards elbow extension. Tapos, relax. Tapos, resist. Okay. Relax. Tapos. So, yung resistance towards extension? Towards extension. Kasi yung goal mo is to develop elbow extension. Mas pato. Is to develop elbow extension. Kuha? Nakuha nyo ba? Yes. Okay. Next is unilateral stance, pushing movement. Pushing movement ay kahit na ano, na sturdy, no, na katabi ng pasyente. Pushing lang yun. Next ay hold after positioning. Hold after position, yun ang sinasabi ko kanina. No? So, normal na range of motion exercise lang siya. Tapos, i-hold. Nakuha ba? Okay. So, for example, elbow flexion, pointing position yun. Tapos, mag-hold into positioning kawing increments of 30 degrees. So, extend mo ng 30, hold into positioning, count ka ng 8 seconds po. Tapos, relax. Tapos yung susunod, 60 degrees na. Okay? Tapos hold into positioning, tapos relax. Hanggang sa mag-hold mo yung 0 degree ng elbow extension. Mag-hold mo siya. Kuha? Kasi pag naka-full na yan, wala na. Hindi ka na pwedeng mag-hold into positioning kasi hard and feel na yan. Diba? Next ay weight bearing. Yun na yung pushing movement. And use of supine position. Pero reflex pagyente. Diba? Yung naka-supine, naka-extend. Pag naka-prone, naka-follow. Diba? Yung lang. Next. Yeah. Modified rowing naman. Modified rowing, kasi kanina sa rowing natin, shoulder, elbow extension, shoulder adapted. Diba? Yun yung rowing talaga natin. Kasi nga, nasa stage 3 pa lang siya. Hindi niya pa kaya mag-move outside the series. Okay. Pero kapag nasa stage 4 and 5 ka na, pwede ka nang mag-combine. Tulad yan, kaya na yung elbow extension but with shoulder abducted. Diba? Pag ganyan na yung pasyente, tapos paano yung end positioning niya? Ang modified rowing. Ganun. Diba? So, ganun siya. Okay. So, yung end positioning natin, naka-flex yung elbow, pero naka-adapt yung shoulder. Kuha ba? So, naka-flex yung elbow, tapos naka-adapt yung shoulder, tapos yung end positioning yan, naka-extend yung elbow, nang naka-adapt yung shoulder. So, combination na yan ng movement pattern. So, pwedeng active range of motion or mag-a-apply ka ng manual resistance. Manual resistance towards elbow extension. Tapos, relax, tapos manual resistance towards elbow extension. Okay? Actually, ang kailangan nyo i-practice dyan, elbow extension. Kailangan nyo mapalakas yun. Kasi pag hindi, talong-talo siya ng flexor synergy of the upper legs. Okay? Kaya nagkakaroon ng typical arm posture kasi hindi pantay yung strength ng agonist at saka antagonistic muscle. Nakuha ba? May question ba? Next, pagkita tayo sa
extension activity. Ngayon naman, flexion activity. Flexion activity, sobrang dali. Hand, the chin. Ganun lang siya. Okay, pag may tempo. Then hand, ang starting position natin is at the lap. Sa lap ng hip shift. So, nakapatong yung, nakapatong yung kamay ng pasyente sa lap. Tapos, ilalagay niya lang sa chin. May picture niya dyan, di ba? Goose fist pa kayo pasyente. Okay, tapos sa chin. Tapos, then, sa ear, same, followed by opposite. Same, followed by opposite. Okay, so, yan ay pinaka-arrow eh. Pero, hindi masyado ginagawa. Then, hand to opposite elbow, hand to opposite shoulder, hand to forehead. Okay. Forehead, tapos ang nakadikit sa forehead yung torso. Okay. Okay. Then, hand on the top of the shoulder, hand at the back. Or yung stroking combination. Stroking, yung tatlo. Sa harapan, forehead, on top, hanggang sa likod. Yun yung stroking. Or, hand on the opposite limb. Opposite limb sa neck ng patient. Okay? So, mula dito, opposite limb hanggang sa neck ng patient. Okay? So, yun yun. Yun ang stroking. So, stroking dito, or stroking. So, lahat ng yan may repetition. Okay? Sir, ano po nakakontak sa neck kapag on top? Yung torso, technically. Kaya lang at the back, mahirap na yung torso. Mahirap siya. Mahirap niya. Ten. Lahat ten. Kasi kapal. Okay. Next is arms facing forward to horizontal position. So, face the arm forward when the shoulders are adapted to the position. If you're sitting on the extending the elbow, the penis facilitation can be performed. Then, what after positioning can also be employed if there is persistent weakness. So, arms forward lang yan talaga. Yan ginagawa sa penis. Arms forward, tapos pull. Okay? So, ang goal dyan dapat, nag-arms forward yung pasyente na naka-adapt yung shoulder at naka-extend yung elbow. No? Ideally, mas kaya ng pasyente pag naka-prone, pronate yung forearm. No? Pero kung gusto mong magbigay ng challenge, try mo na naka-supinate yung forearms. Kaya lang mahihirapan. Maganon yung shoulder ng pasyente. Kasi supination ay flexor synergy. Okay? Kung gusto nyo mag-challenge, nakasupinate siya. Kasi ang goal mo lang naman dyan, ma-maintain yung elbow in extension. Okay? Ito yung importante para kayo. Next is forearm pronation supination, but yung elbows should be flexed. Naka-flex yung elbow para meron kang elbow synergy, tapos mag-perform ka ng alternating pronation supination. Nakuha? Okay. Pag hindi kaya, pag may persistent weakness, eh, nasa lap. May persistent weakness, alternating pronation supination sa lap. Pag kaya na, naka-hold into positioning, naka-angat yung kamay, pronation supination. Okay. Next, magsa stage 5 na, arms facing sideward to horizontal position. Okay. Sideward, horizontal position. Tapos, alternating supination pronation. Okay? Pareho na yung stage 5. Ayan. Turning the palms up and down, stage 5 na rin. Okay? Nakuha. So, arms forward, stage 4. Sideward with alternating pronation supination, stage 5. Yan na rin yung pattern of assessment. Actually, yan ang kinagamit ko for assessment. Okay? Diba, tatanungin kayo ng staff, nasang stage na siya, yung spasticity ni Bruce Cole. So, yan yung gagamitin yung pang-assessment. Kaya niya ng arms forward, pero nahihirapan siya na mag-arms forward na naka-extend yung elbow ng supinate, nasa stage 4 lang siya talaga. Pero pagkaya niya ng sideward, well, alternating pronation supination, nasa stage 5 na siya ng spasticity. Okay? Kuha ba?
So yan ay yung ginagamit na management stage na pang-assess sa stage ng spasticity. For stage 6, actually wala na eh. Kasi kaya niya na yan outside the synergy with minimal or residual spasticity na lang. Yeah, same exercise with stage 4 and 5, pero mas mahirap na yung papagawa mo sa machine. Okay. Pwede ka na magbigay ng resistance sa stage 6. Okay. Yung upper exercises ni Broomstrom, hindi siya masyadong ginagamit. No? Ang mas ginagamit sa kanya ay lower exercise. Okay. So, yan yung madalas na ginagamit. Okay. Yan yung skater's hold position. Sir, yan yung wala ka. Okay. So, okay, discuss muna natin yung, kasi sinama niya yung Broomstrom. Yung discuss muna sa iyo. Okay. Sinama kasi ni Broomstrom yung difference